So ayan mga kagulong, magkakabit po tayo ng RS8 dual filter sa ating Honda Beat Fi version 2. Ayan po. Sorry guys, madumi lang oh. Next natin is CVT cleaning. Ayan po. So ngayon is wala tayong o-ring. Ang gagawin po natin ay DIY interior. Yung nakakabit po dito ay ano na po yan, interior din po yan, halos 1 taon mahigit din po yan. So ngayon papakita ko po sa inyo pag tinanggal ko yan. So ito po, nahulma na po natin siya, pero dalawa po yung gagawin natin ganito na interior. Ikakat pa po natin yan dito, maliit, para maging o-ring type siya. So yan po, ikakat pa po natin isa. Balikan ko po kayo pag binabaklas na natin yung fuel filter doon. So ayun guys, ito na yung ginawa ko dati na interior. So ayun guys, kita nyo. Okay yan guys, sobrang guys. Ito lang po ang tinagal niya sa akin. Ah, I mean, sorry. Isang taon lang pala, sorry. Ayan. Tulo na syempre. Gasolina yan eh. Diamok na interior lang yan. So, yan siya guys. Pag-ingitin na natin siya guys. Balik ako guys ha. Tanggalin ko lang to. Nakakabit na yung hinulma kong DIY o-ring interior. Ayan, nakakabit na siya. So kailangan lang i-fit nyo siyang ganyan. Ayos to mga sir. Hindi ko sinasabi yung gawin nyo to. Sinar ko lang yung pwede. Tsaka ito, meron tong disadvantage sa original syempre. Ito syempre, pagka tinanggal mo is putol na agad. Pagka nagpalit ka, nito, syempre, hindi tulad nito, yung stock niya. Pagka tinanggal mo, maluwag lang siya pero hindi siya putol. Pero ito, yung interior yan, interior na yan. Ano yan? Pag tinanggal mo siya, putol. Tsaka parang, syempre parang nalulusaw, interior lang naman. Pero kung hindi mo naman siya gagalawin, as in pa, nakakabit lang siya, nakafix lang siya, hindi mo siya kakalikutin ng kakalikutin. Napakatibay yung sir, kasi halos 1 taon ko rin siya nagamit. Ito siya, ito yung interior na putol na. Yan yung nun. So ngayon is ikakabit na natin tong fuel filter. May na siya, nabili ko RS8 to. Shout out RS8. Napakaganda, quality. Ayan, meron na rin siyang o-ring filter. Yung maliit na o-ring. Ayan. So, nakakabit na natin siya dito. Ulitin ko guys, hindi ko sinasabing ulit gawin nyo to. Ang akin lang is yung sinar ko lang yung pwedeng gawin. Pero hindi ko sinabing gawin. So ayan na sir, hindi alam kung tama to, basta importante mayroon siyang filter. Shout out RS8. Ayusin mo lang, magandang platform lang.
Ngayon, ibabalik natin siya. Papakita ko sa inyo pagka nakabit ko na, kakalugin ko. Kakalugin ko to. Malalaman nyo naman kung hindi fit yan. Kita nyo, ang daming gas. Malalaman nyo naman kung hindi fit to. Pag nakakabit na, tatagas siya. Ayun. Para makita nyo rin. Teka lang, guys. So, ayun, guys. Ah. Ayan, kakalugin ko siya. Nakapit na siya. Okay na siya. Kakalugin ko ngayon siya. Kalugin natin siya. Makikita niya yan, mga kagulong, walang tagas yan. Ibig sabihin, nag-fit yung gawa natin. DIY O-ring interior fuel filter. Mag-check lang tayo ng panggilid. Medyo madumi na, pero hindi ko pa nilinis yung gabi na kasi. Check lang natin kasi, slide siya. So, hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero malambot na siya, oh. Ah, ito nga pala ang mga ito, fully drive piece ko, yung speed tuner po yan. Yan. Speed tuner. Opo. Kailan ba't ganyan yung clearance niya, napaka check lang natin yung panggilid. Tsaka ito, mga ano sir, laspag na yan, sobrang laspag na. So, papalitan din natin. Palitan na muna natin yan. Laspag na yan, mga ano. Pa kasi ako nakakabili. So, ito. NCY po to. Yan. Clutch spring tsaka center spring, NCY. So, ito, stock to. Lahat. Torque drive bell. Bell. Tapos, ito, speed tuner. Straight 12. So far, okay naman yung hatak niya. So, parang nakukulangan lang ako. Kasi ako, 77 kilogram ako. Naka-straight 12 ako. So, parang, feeling ko bitin. Kasi 110, tapos ang hirap, ang tagal niyang ma-reach ng 110. So, yan. Ngayon, check lang muna natin. Balikan ko kayo, guys, pag nabaklasan ko na. Baklas ko na. So, what's up, guys? Ito po ang pulley ko, speed tuner. So, ayan, kita nyo naman. Kita nyo naman yung ano niya. Ayan, layuan natin. Kita nyo naman yung dulo niya, mga tropa. Ayan. Ito yung pulley. Ito yung drive base. Ayan. Kita nyo naman ang mga tropa. Ayos pa naman siya. Kasi talagang nakukulangan ako kasi 110. Napakatagal na ma-reach dito. Straight 12 ito. Racing monkey po yan. Ano. Sobra, ano rin to. Proven and trusted din to. Racing monkey. Napakatibay din. Nag-try lang ako. Nung unang gamit ko is, nag-try ako dati ng JBT, ng MTRT. Halos same lang sila ng quality. Same lang sila ng quality ng any branded na plywood. So ngayon, mag-mix tayo ng plywood. Yun lang muna sa ngayon. Tsaka na ako maglilinis siguro ng panggilid. Si gabi na. So ngayon, yun, oil seal. Shit. Kailangan ng palitan ng oil seal. So ito mga guys, check mo natin.